Buntag sayo, may buntag. Karon lang ko kamata. Nako karon mag-check ko karon sa kahimtang sa tubig sa amuang Davao River likod sa Dicom subdivision. Kay mga residente doon ang ingon. Hapit na ni abot sa pader. So, i-check lang ako. Ano ang mga resident? Mura na may orkesta dali na kita. Nani ang tubig karon diri. Sa taob karon. Sumuna ni ang tubig diri karon nakahimtang. Mga ka YouTube, banda ni sa Tigato. Likod sa among dika muna among pader sa Dika Homes. So kung bali ba mga 3 meters lang siguro overflow na sa pader ang tubig diri sa among subdivision. So padako ng padako ang tubig. Uli siya karoon ang kahimtang. Oh, ito na kang hitabo dito karoon sa baba na area sa Santa Marina, sa Jolieville o sa Jid Valley. Wala ka mong problema karon kay ang overflow na ang ano, natabunan na ang baba outlet sa tubig sa tanan gikan sa subdivision. So ikadlo ka na mo karon na mo ano siya mag backfire ang tubig sa among mga balay. Usually mag sulod ang tubig sa CR na banda. So may buntag sa tanan, no? So update lang niya sa himtang na mo dire mao ni karon. Og bibo kayo ang mga residente. Namatsyag alas 3 sa kadlawan pa doon sila na adre. Kaso lang ako karon pa ko nakamata. So among na bantayan mura og mura wala naman nagdako ang tubig. Kaya na may guhit nga basa. Tapos na ang tubig tara sa baba ng area. So, ni kusog kayong tubig guys. Problema ini sa bandang area. Siguro din sa Santa Marina karon ano na no, napawan na siguro. Santa Marina sa baba. Oh, diyan? Oo, dun sa baba. Ginuko, wag naman sana. Ginuko, no. Pero grabe ko lang kahapon. Basig ang problema na po daan eh, gibuhian na po ang daan sa babaw. Basin lang. Kaya mo namin kahimta nga. Dapat hindi nila anuhin kaya kita maradamay dito. So notice na mo guys, murag nagdako na po ang tubig oh. Kaining ano na po siya? Sa linya sa basa, mura og nintupong na po sa linya sa basa ganina. Alas 3 pa sa kadlawon daw ni ano guys, alas 3 sa kadlawon pa inanin ng kahimtang. Lalim ng tubig. Wala sa akin naman ang punta. Wala na gano'n. Sini ito? Hindi nagyan ng ano. Ay, wala na. Wala na. Di ba ang gabion at lapawan ng gabion, di ba? Wala na. Wala nang gabion. So sa kabilang banda guys, ang gabion, wala na, lapawan ng gabion. Mga kuwan yan, no? Yung kahoy-kahoy na pinagkaling sa muko. Yung banda doon sa may sagingan na area. Ang kasi, ang ano noon,
dito sa atin yung ang gumuluwak ang tubig. Ayan. Kasi maliit, wala na madaanay sa kajan. Lalo na ng tubig, guys. Oo. Sana hindi na mag-ulan ulit. Ang ganda nun, pag doon sa kanakanda, mas lumusot ang tubig. Yung butas doon, yun. Close na yun dyan? Oo, close na yun. Close ng, ano, may-ari. Private. Lupa. Subdivision. Hindi namin alam kung hindi subject. So, yun, wala alam yan. Basta ako alam ko na. Kasi sa government, nabasahan ko man. Tapos sa dito sa tubig. Sana wag naman sana Lord, mahirap, mahirap. Sino daw bakit din sana? Saan? Gagandahan lang guys, wala nang ulan. Pero kung magtuloy-tuloy pa ang ulan siguro, nako. Aapo talaga dito sa pader namin. Tsaka yung tubig pumasok sa subdivision. So from floor level, siguro mga 1.5 meters. 1.5 meters siguro. Ground level sa subdivision, yun na. Siguro may pader man kami na 1.2. So may 1.2 pa. So almost 2.5 or 3 meters. Yung tubig. Yeah, problema nito ate kung may kahoy ba nga mo ganito. So masisira. Oh, hindi man matibay to. Ang kahoy nagpapasok dyan. Yan. Nangyari sa una dati doon nga na kasi may ano. Pumasok sa may kahoy. Oh. Mahirap ngayon kasi alam mo naman nga pandemic. Marami pa tayong mga yun guys. Ah, wala na. Kuha na siya. Alon. Ay, no. Clouds lang yan. Ano yan doon? Nagtulog sa bundok. Yan guys. Ito po yung ano, sitwasyon ng Davao River sa likod ng Deka Home Subdivision, Digato, Davao City. Maraming salamat guys sa panonood. Yun na, may mga ano na, may mga logs na po na naanod. Good morning. Morning. Kaya ng tubig talaga yung ano, pumasok na sa mga CR siguro. Pagkataas pa to. Hey guys, maraming salamat sa panonood sa aking channel. Uy! Ikom! Paki na kare sir. Ha? Paki na kare.